Mga Karosa, magandang araw po. Magandang araw at maraming salamat muli sa pagbisita dito po sa aking channel. Yan, meron po tayong ginawang bahay dito sa may Phase 3 Lumina, Lumina Tansa, Cavite, na meron pong 36 square meter na floor area at meron naman po siyang 55 square meter lot area. Bali, nag-start po kami dito sa project na to November, tapos ito kakatapos na ngayong February. Yan, February 20. Ayan mga Karosa, panoorin po muna natin yung kanyang before at ipapakita ko naman yung after niya. So samahan niyo po muli ako ngayong araw po na to sa before and after ng renovation na isang Angelic townhouse dito po sa Lumina, Tansa, Cavite. And enjoy watching po. Shoutout muna sa may-ari po nito. Yan, maraming salamat po sa opportunity. Yan, God bless po sa inyo. Umpisahan na po natin to. Ito ko raw, sinimulan na kagad nila Louie nila Bilog yung pagtatabas ng damo. Details ito ko raw, so more on interior lang kami yung gagawin dito. Toilet and bathroom, ito yung hindi na to. Hindi pa natin ito malalagyan ng tiles kasi magpa-flooring dito, no? Kasi dito kami maghahalo ng mga semento. Ngayon, hinihintay na lang natin yung delivery. Ayun, hinihintay na lang po natin yung delivery natin. Tapos sa taas, dalawang kwarto po ito. So may ceiling po yung ano, may ceiling po rito at saka may ceiling din po sa taas. Tapos dalawang kwarto. So yung dito, yung regarding dito, baka pinag-iisip pa ng may-ari kung gusto niya pong ipa-improve. Pero sabi ko naman, para kung nagba-budget, siguro okay na yung ganito. So pagagandahin na lang ng konti. Kasi ito ita-tiles, lalagyan ng division. Pisami muna syempre bago tiles, tapos division. Ayan, dalawang kwarto para po dito. Bali, itong Angelic na townhouse, i-compare natin ito sa ginagawa namin sa Phase 5 na Angelic. Mas maliit po ito. Mas maliit yung floor area nito. Nasa 17.5 lang yata ito or 18 square meter. Yun naman, nasa 21. Ayan, kaya nilipat muna namin yung mga kahoy. Doon na muna. Tatakpan na lang po natin ang trapal yan para pagka umulan, hindi naman po mabugbog sa tubig. Yan sa ngayon, walis lang po muna tayo. Makaalat, mamaya magle-layout na kami rito para sa room division. Yan, walis. Tapos ito, yung mga ganitong klaseng ano, ganitong klase na bahay, tapos may likod puno. Napaka highly maintenance nito. Yun o. Panigurado to, yung gutter nito mabubulok na. Yan o. Kaya suggest ko rito, kapag ka ganito, ipaslab nyo. Kung ganyan yung scenario nyo, mga ganyan. Huwag kayong magpayero kasi kapag yero yung likod nyo, yung extension nyo, panigurado yan, mabubulok agad. Maaga kayong gagastos ng maintenance. Kawawalisan lang muna natin. Yan, grabe ha. Grabe kalat dito sa loob. Dami yun, di ba? Ano pa kaya kapag dyan sa bubong yan? Bali, ito nangyari ito kasi bukas yung mga bintana. Yan, pumapasok po rito yung mga dahon. Yan mga Karosa, magandang araw po. So ito po yung bahay na tinutukoy ko na matatagpuan po rito sa Phase 3 Lumina. Ayan na, bibigyan po natin ng full details. Tapusin nyo po itong video na to. Kasi mamaya po sasabihin po natin kung magkano po yung nagastos ng kliyente po namin dito. Tara! Okay mga Karosa, bali itong bahay na to ay merong floor area na 36 square meter. Tapos sa lot area naman is 55 square meter. Bali, inumpisa namin yung bahay na to noong November. So makikita nyo, ito po yung standard na renovation house rules ni Lumina. Ayan, papansin nyo, wala nga lang po siyang gutter. Ayan, tapos naka PVC roofing siya. Ang ginamit namin na ano rito, na pinaka-sanhepa is 2x6. The rest naman po sa balangkas, 2x2 at saka 2x3 sa mga vertical. Ayan, yan yung mga ginamit namin. Tapos makikita nyo po rito, meron siyang apat na poste. Lahat po to meron pong lamp post.
Yung pinaka front face ng wall at saka po nung mga poste, naka-tiles po siya. 30 by 60 yung ginamit namin sa mga poste. Sa wall cladding naman po, 60 by 60 na ivory. Sa mga ano naman po, sa mga gate and grills, combination po to ng mga 1x3, gumamit din kami ng 3x3 port. At yung pinaka-framing namin dito, mga 2x2. Ayan o. Yung 3x3 port po yung makikita nyo rito sa ano, sa harapan. Tapos yung pababa, mga 1x3 naman po na mga square tubes. So magtataka kayo sa kulay, bakit ganyan? Kinombine po namin yung kulay ng wall dun sa interior at saka dito sa bakal. So beige po to, or yung coral. Siyempre yung ginamit namin na ano po rito, na pintura dito po sa mga poste at saka sa mga pasumano. Yan ano po yan, coral din po yung pangalan ng pintura. Pumunta po kayo sa mga Davies, yan, mabibili nyo yan ng ready mix na. Pero kami pinapintura lang po namin yan sa, ano, sa paint center. Yan. Mamaya mga karos, babalik tayo mamayang gabi rito para ma-videohan po natin to. Mapakita natin yung exposure ng mga ilaw kapag gabi. Yan, meron po siyang mga lampos apat. Ito po yung house number. Tubular hinges yung ginamit natin sa gate. So pwede po siyang buksan paloob at saka pwede siyang buksan na palabas. Yan, 2-door gate din po ito. Yan. So pasok tayo rito sa loob. Sa pinaka ano niya, fence and corner lot, gumamit po kami ng 40 by 40 na tiles dito. Tapos naka floor drainage siya. Eksakto yung haba kung saan po yung gate natin nandun. Kapag po dito, ginamit natin yung tubig or nagbasa tayo rito, lahat ng takbo ng tubig papunta rito. Hindi na po pupunta rito, hindi na tatawid sa labas. Ganyan na lang. Yung buong wall po natin dito, pasumano sa poste, naka-acrylic emulsion siya. So doon, kung makikita nyo, bakit hindi na namin kinoberan to? Para po ano, mahangin pa rin. So doon na lang tayo nag-cover kasi may pinto at saka bintana ron. Tapos dito naman, yan, full cover to. Polycarbonate yung pinang-cover natin, yung bracing nito, mga 2x2 na tubulars. Bali may-ari, nag-request din po ng mga sampayan nito. Ayan o. Ang ginamit na namin dito, mga 3x3 port. Pati rito sa kabila. Yan, mga 3x3 port na tubulars. Tapos makikita nyo po sa ano namin, mga hangers namin, meron pong mga drop light. Ayan o. Mamaya makikita nyo yung liwanag nito. So babalik tayo rito mamaya. So mga gusto nga po pala magpagawa ng mga aluminum boards, glass and aluminum, ito po, popost ko lahat na makikita nyo na aluminum dito, glass and aluminum, gawa po ni Master Batang. Yan. Tapos sa window blinds naman po, lahat na makikita nyo window blinds na naka-install dito ay gawa naman po ni Sir Ricky Deloso. Yan, post ko rin po rito. Ito yung kabuuan ng kanyang fence and corner lot. Bali, naglagay din kami ng faucet dito. Ayan. Ayan, may bulb tayo rito para sa automatic washing machine. Tapos dito, ayan, naglagay din po ako ng ano rito. Yung clean out. Ayan, may clean out po dyan. Ayan, tapos isang outlet dito. Yan, pasok tayo sa loob. Yun o, napakaganda. So sa nagdesenyo po nito, ako na lang po yung nagbigay ng disenyo dun sa client owner. Sa mga gawa ko dito is, ito lang yung napuna ako. Kasi yung tiles na ginamit namin dito, 60 by 60 na ivory, masyado po siyang ano, masyadong nag-reflect po yung nilagay namin na ano, dito sa ilalim po ng TV rack na ilaw. Ayun o, nag-reflect siya. Pero maganda pa rin po siya tingnan. Yan, makikita nyo lang po sa mga bintana, yan, naka window blinds. So sa window blinds, gumamit ako ng konting dark color nung kanyang tela. Yan, para mangibabaw pa rin po yung interior design na ginawa po namin dito. Yan, sa TV console, naglagay po tayo ng track light. Tapos yung ginamit po natin dito na pang-accent, 60 by 60 na tiles.
Tapos sa staircase naman natin, gumamit tayo ng Fison boards na Shera board na makakapal po yan. Tapos pagdating naman po dito sa TV rack, gumamit po tayo rito ng mga plywood. Yan, meron din po tayong ano rito. Yan, cabinet shelves. So minamaximize lang po namin yung area para mapakinabangan po lahat. Ito naman po yung kanyang bar counter. Yung accent na nilagay po namin sa wall dito, papunta po sa second floor. Ganun din po yung ginamit namin pang accent dito sa may bar counter. Kaya may kita nyo. So iisa lang po yung kanyang design. Sa mga shelves, ganun din po. Sa header, kung matatanong nyo pala, yung ginamit namin sa wall, tin shop gray. Seal gray naman po yung ginamit namin sa mga woodworks. Ayan o. Drop ceiling. Ayan, drop ceiling natin. Dito sa area na to, naglagay po ako ng pintuan at saka ng bintana pa din kahit papano. Kasi maganda naman po yung access niya. So, paikot. Binuksan na po natin lahat ng ginawang aluminum works ni Master Batang. Yan. Range hood. Wala pa po yung pinaka-gas range. Yan. Yan. Sa design naman po na ginawa namin dito sa aluminum kitchen cabinet niya, may divider po banda dito, tapos lahat two door. Ang ginamit po namin dito ng pinakapintuan niya, salamin, smoke glass. Ayan ah. Pagdating dito, isang malaki na puto. May isang buo. Ganun din dito, may ano, may shelf siya rito. Ayan. Tapos nandito po yung additional panel breaker niya. Isa panel board na may apat na circuit breaker. Ayan. Siyempre sa overhead cabinet, hindi po mawawala yung ano, may ilaw, kailangan meron. Yun. Mapapansin nyo lang mga ka-Ross, ba't di ko binubuksan yung mga faucet? Ngayong araw po ng February 20, 2023, wala pong tubig dito ngayon sa Lumina. Kaya kung makikita nyo kanina na nandito ako, meron akong balding dala, galing pa to sa bahay. Naglinis ako dito kanina. Yan. So sa ilalim naman, naka-ready na po yung butas dito. May butas na po yan sa gilid para po rito sa kanyang gas tank. Tapos yung mga pintuan, pinalagyan po natin ng pasingawan. So gawa rin po sa ano, smoke glass yung kanyang mga pintuan. Yan. Diyan yung parang pinaka-maintenance. Yan. Sa design din po ng ating ano, open lang, ang ginawa ko rito. You know, open lang po to sa design ng pinaka bar counter niya. Gusto ko po kasi ano eh, mapakinabangan lahat ng area. Ito yung mga switches nandito. Mapakinabangan, maraming may lalagay. Sayang po kasi yung space eh. Yan, di ba? Tapos dito, nag-request si client owner ng may pull-out basket. Yung ibang mga nakikita ko nito, yung pagbukas may ilaw. So kami, medyo high maintenance po kasi yun eh. Kami ganito na lang. Mas okay na din daw sa kliyente namin daw to. Tapos dito banda, dito niya ilalagay yung kanyang refrigerator. Yan, pasok naman tayo sa toilet and bath. So sa toilet and bath, gumamit kami ng sliding door. Nagawa rin po sa aluminum. Yan, master batang din syempre. Yan, naglinis na po ako dito. Yan na. Sayang, hindi natin masample, no? Ito po yung kanyang mga accessories. Tapos, digital din po yung ginamit na ano rito. Yan, ano, water heater. Yan, digital. Yan, sa tiles naman po na ginamit dito. 60 by 60 na nakahaspe. Tapos, 30 by 60 naman po ito yung pinaka-accent. Yan. Naangat pa pala ito. Ayan.
Dito, puro 60 by 60 ginamit. Tapos naglagay po tayo ng tile trim sa pinakadulo niya. Lababo. Yakit naman tayo sa taas. Sa pinaka-staircase niya, ang design na ginawa po namin dito, kadalasan po kasi, yung pinaka-cover nito, pati ito, nakokoveran. Ang ginawa ko rito, pinantay ko lang po sa footsteps. So medyo matibay naman po kasi yung pinaka-footsteps niya, hindi na po kami naglagay ng riser. Ito po yung isa sa pinaka-matipid na pamamaraan ng pag-house improvement nitong ating staircase. Tapos yung sarili niya, nag-adjust lang kami ng konti, pinturado siya ng itim. Yung mga ginamit namin dito, medyo dark gray ginamit namin na vinyl. Tapos sa stair nosing naman po, aluminum na silver. So kaya kami naglagay ng lining na yan na baseboard pababa. Bali, paintbrush po ginamit dyan. Tapos seal gray naman sa pintura yung ginamit. So bakit kami naglagay ng lining na yan? So para may tago po namin yung dumi. Yan, malinis po siya tingnan. Isang lining pataas. Ayan, akit tayo. Yan yung ilaw na ginamit. Walis pa tayo rito kanina. Yan. Bali, meron din po ano dun. Window blinds. Ilaw na ginamit dito. So, two bedroom partition nga po ito, mga karawas. So, sa pintuan, seal gray yung ginamit natin. Pati yung sa hamba. Pinaka-master's bedroom niya po ito. Aircon, hindi ko na muna sinaksak. Tapos gumamit po tayo ng dalawang ilaw dito na pin light na magkabilang corner. May blue light tsaka daylight. Center light naman po, bali tatlong ilaw lang. So dito sa second floor, pinalagyan ko po lahat ng ano din, baseboard lining yung kwarto. 60 by 60 din po yung ginamit na tiles dito. Naka-remote control yung aircon niya. Ganda. Yan. Ayan, ganun din po rito. So natin. Ayan ah. Ayan, naka-window blinds. Ayan, blue light din, tatlo. Ayan. Dito sa kwarto na to, kaya naging ganito yung curb. Kasi kumain pa ng space ng hallway, syempre. Dito, customize po yung ipapagawa ng client owner natin na higaan dito. Kasi medyo maliit na tong space na to. So makikita pa lang namin sa number ng tiles. Yan o, parang nasa ano to. Hindi ako nagkakamali, isang metro. Yan, isang metro. Maliit na siya na, maliit. Yan. Tapos pinaka-master's bedroom, yan, nakuha natin yung space na kung saan po ay kwadrado. Kaya ito, kahit pa paano, makapaglagay ka ng maayos na kama rito, latag ng kama, cabinet. Ayan. Bali mga karaw sa mga nag-aabang kung magkano po ito, yan, nagpaalam po tayo sa may-ari. So hindi na po natin masasabi kung magkano rin po yung mga gastos sa unang mga gastos. Kasi syempre, bago po i-renovate to, gumastos muna siya ng pang requirements dito. Pero sa renovation overall mga ka-row house, umabot po to ng 900. Yan, range yun, 900 plus. So hindi niya na pinababanggit kung magkano po yung eksakto, pero 900 plus, no? 900,000 plus po yung kabuuan na ginastos dito. Yan. Thank you.
Maraming maraming salamat mga karo sa pagsama sa akin yung araw po na to. Sana nabigyan po namin kayo ng details regarding po dito sa renovation. Again, ulitin ko, nasa 900,000 po mahigit yung nagastos po dito overall. Kasama na po yung labor po natin. Hindi ko nga po pala nabanggit itong corner po na to. Ano po to, yung extension nito. Slab po yung ginawa po rito. Tapos naka-steel decking. Idagdag ko na rin mga karos, yung ginamit natin bubong dito is PVC roofing. Simula po rito sa may corner, hanggang papunta po rito sa pinaka-pasad, tsaka sa fence area ng kanyang bahay. Big shoutout na rin nga pala sa bumubuo po ng aming construction team. Yan, yung team Masalak, yung version 2.0. Yan, shoutout kay Master Jojo, kay Bilog, kay Louie, kay Jasper, kay JJ, at saka kay Jamil. Yan, maraming maraming salamat din sa buong tropa. Tapos syempre, big shoutout din sa ating client owner na si Ma'am Candy. Yan, Ma'am Candy Serrano. Maraming maraming salamat sa tiwala niyo po sa amin, sa aming grupo. Maraming salamat kasi pinaubayan mo sa amin yung house renovation nitong bahay mo na kinuha dito sa Phase 3 Lumina Homes. Ayan, maraming maraming salamat. God bless sa'yo. Sana makakuha ka pa ng maraming bahay at ipagawa mo pa sa amin. Ayan. Sa mga makakapanood nito, kung nagustuhan niyo po, huwag niyo pong kalimutan na i-share yung video para po mapanood din po ng iba at ma-inspire sila, lalo-lalo na yung mga katulad ni Ma'am Candy na isang OFW na nag-ipon ng pera at nagpa-renovate po ng ganitong klaseng bahay. Maraming maraming salamat. So mga karos, kita-kita tayo sa next video. God bless po sa ating lahat and ingat palagi.